Hi guys, welcome back to my channel. It's Kevin and you're watching Kevin S Vlog. Hi guys, nakita kita ulit tayo ngayong araw na to. At ngayong araw na to ay ipapakita ko sa inyo ang aking iPhone 5S na in-order ko from Shopee. For today's video, mag-unbox tayo ng iPhone 5S na in-order ko mula sa Shopee. At ngayong araw na to, dumating na yung iPhone 5S na in-order ko sa Shopee. Then, ito na siya guys. So, yan. Ganyan yung box niya. Hindi yung original lang box ng iPhone 5S. Tapos, nabuksan ko na siya kanina. So, yan. I-unbox na natin guys. So, yan guys, sa loob ng box, makikita yung parang makapal na bubble wrap. So, atanggalin ko na. Then, ayun nga, for bubble wrap, i-open na natin. Ayun! Andito sa loob yung earphones ng Apple, pero mukhang naman hindi siya original. Bigay lang siya ng seller sa Shopee. So, yan. Tapos, ito pa yung charger. Yung adapter. Tapos, yung lightning charger ng Apple iPhone 5S. Yan. Yan lang yung mga included ng mga benta ng seller sa Shopee. Tapos, ay, ito na pala yung iPhone 5S. Sobrang balit na balot. Nakabubble wrap pa siya, guys. So, ito na. Oh my gosh. Huwag na natin patagalin pa. I'm so excited na. Alam ko, excited na rin kayo, guys. So, yan. Ah! Ganda, diba? Bagong-bago guys, oh. Hmm? Diba? Pati yung baba. Oh. Diba? Para siyang bago. Ang nakalagay doon is parang 90 or 95% siyang brand new ng iPhone. Pero, ang alam ko, second hand na lang siya. So, yan. Tingnan na natin. I-on na natin. Yan guys. Guys, dito muna tayo sa mga included ng iPhone. So, ito yung adapter. Naka-cover siya ng plastic yan. Yan. Parang ano siya eh, 5 watts o 10 watts. Tapos, ito yung USB charger or lightning cable or lightning charger, whatever. First time ko lang kasing mag iPhone. Yan guys, kasi yung haba niya yung 1 meter, so 1 meter siya guys yung lightning cable. So, tapos yung earphones. Ayan. Yan yung itsura niya. Hindi siya silicone, basta plastic lang siya. Ewan ko pa, may umuga. Tapos yan, kopyang-kopya niya yung original ng earphones ng Apple ng iPhone. Tapos meron pang SIM ejector tool. Ayan. So ito na guys. Nabuksan na natin siya. So yan. So bali guys, kanina nilagyan ko na siya ng fingerprint saka ng tempered glass. Yan.
Tingnan natin kung mag-work yung fingerprint. Kasi nalagyan ko na siya. 3, 2, 1. Ay! Iano pa pala yung ano password o yung passcode. Tsunga. O yan guys, na-open na siya. Hinaan ko lang yung brightness para makita. Dagdagan ko pa. Yan. Tapos guys, i-ano ko na siya. Try ko sa fingerprint. Bilis. Bilis guys. Isa pa nga. Oh. Isa pa nga. Wow. Ikaw ni Mim. Ang bilis oh. Natutuwa ako guys. Grabe. Tapos guys, kinanik ko na siya sa wifi namin. Mabilis yung performance niya in fairness. Para siyang bagong-bago talaga. So yan. Natry ko nang downloadan to ng mga games. Tapos ng Facebook, ng ano, YouTube, Shopee, ganyan. ShareIt, Messenger, TikTok, saka Instagram. Yun lang yung mga kailangan ko ng mga apps. Try natin mag-YouTube guys. Oh, diba? I-connect ko pala muna sa wifi. Sa panga. Boom. Parang Bibo. Actually, Apple naman talaga yung ano, kauna-unahang di ganyan, diba? So yan guys, naan ko lang yung brightness para makita ng lahat. Ayan guys, notification. So guys, araw-araw pala akong ano, nanonood ng iPhone 5S. So pag punta ko sa YouTube, puro iPhone 5S yung lumalabas. Malakas yung volume niya guys. Malakas yung volume niya. Tapos, try naman natin sa iTunes. Ang pinapatugtog ko palagi is, alam nyo na, puro mga Lady Gaga. So, punta tayo sa letter L. Yan guys, andito na tayo sa letter L, Lady Gaga. Tapos, punta tayo ngayon sa The Fame Monster Album. Kasi papatugtugin natin yung Bad Romance na nauuso ulit ngayon. Ang lakas diba? Yeah. Guys, kung balak nyo bumili ng iPhone 5S sa Shopee, ilalagay ko yung link ng ano ng seller na pinagbilhan ko nito. Tapos yung screenshot na lang ng shop ng seller sa Shopee, ilalagay ko din dito sa description box. Tapos
ganitong klaseng iPhone yung gusto kong hawakan. Kasi maliit siya, tapos abot na abot ko yung mga ano, icons. Tapos pag nagpipindot ako, hindi ko na kailangan ng dalawang hands. Tapos alam mo yun, nakakatuwa kasi sa panahon ngayon para na lang siyang laruan, pero nakakabilib kasi hanggang ngayon 2021 worth it pa siyang bilhin, guys. Kahit hanggang iOS 12.4.6 na lang siya. So hindi na siya supported ng Apple hanggang iOS 13. Pero gayon pa man, na-install niya yung mga apps na kailangan ko, like Google Maps, Google, Facebook, Instagram, Twitter, tapos mga games na hindi naman kailangan ng internet, like Temple Run, Zombie Run, tapos ano pa ba yun? Ayun, kailangan pa pala yung internet ng Asphalt 9. So, tapos Candy Crush pa. Tapos, ang in-install ko pa dito eh yung TikTok, ayun, saka yung Viber, YouTube, ShareIt, tapos YouTube Music. So, yun lang yung mga kailangan kong apps dito sa iPhone 5S. So, ito pala yung iPhone 5S na nabili ko is 32GB. Yan. Tapos, ang in-order ko is color silver. So, makikita nyo guys, tama naman yung pinadala ng seller, color silver. Kaya lang guys, ang issue dito is, pakita ko sa inyo yung logo guys. Di ko alam kung ano, makikita sa camera. Kasi yung ano, yung sa taas ng logo guys, is may guhit siya. So, parang ano na, natapyas na, natamaan ng blade, ganyan. Dito oh. Mamaya ipapakita ko sa inyo or i-screenshot ko na lang or ipipicturean ko na lang yung image kasi hindi kita ata sa video. Ayan, makikita nyo naman yun. Tapos guys, nakakatuwa pa dito, mura na lang siya sa halagang 2,784 pesos ngayon. Tapos ang shipping fee is 40 pesos. Tapos, anong tawag dun? Kasyang kasya siya sa bulsa natin, guys. Ito yung hinahanap kong iPhone na kasyang kasya sa bulsa. Di gaya ng mga cellphone ngayon na hindi na magkasya ngayon sa mga bulsa natin kasi ang lalaki na ng mga screen nila, di ba? So, nakakatuwa guys, kasi ngayon lang ako nagkaroon ng iPhone 5S. Oh my god. Tuwang-tuwa ako guys. Grabe. Aww. Kung naaalala nyo guys, noong September 2, nagpunta ako sa Green Hills, nag-vlog ako doon. Tapos, tinanong ko yung iPhone 5S doon sa tindahan. Yung 16GB nila is 3,000. Eh, ganito din yung silver. Sabi ko, may nakita ko sa shopee, 2,784 lang. Tapos, siya, hindi na ako pinatakas. Eh, gusto ko na umalis kasi ang mahal, 16GB lang, tapos 3,000. Kumuha pa siya ng ano, iPhone 5 na 18, tapos 32GB na worth of 3,000 din. So, sabi ko, ano pa yan eh, iPhone 5 yan. Tapos, hanggang iOS 10 lang yan eh. Hindi na siya support hanggang iOS 12 kasi kailangan ko hanggang iOS 12 lang kasi baka yung iPhone 5 hindi niya ma-install yung ibang apps na kailangan ko, so sayang lang yung pera ko. Tapos ang gusto ko is puti, hindi itim, kasi sawang-sawa na ako yung last, yung mga before nga ano yung cellphone ko po itim, tapos itim na naman dito. So yan guys, nakakatuwa kasi 8 days ako naghintay para lang dito, tapos ayun nga, white it naman talagang bumili ng iPhone 5. So yan guys, try na natin yung kanyang camera. Kasi balita ko, malinaw daw yung kanyang camera. So sa front, meron siyang 1.2 megapixel. Tapos sa back, meron siyang 8 MP megapixel.
meron siyang dual LED o flashlight sa likod. So yan. Try na natin guys yung kanyang camera. Hinong diba guys? Tapos sa camera naman. Malinaw siya guys. Alam niyo guys, yung ano, yung kanyang 1.2 phone camera is parang kasing linaw na rin ng ano, 5MP ng Android phones, Android camera. Guys, ngayon 2021, sobrang believe na believe talaga ako sa camera performance ng iPhone 5S. Hindi niya ako binigo sa kanang seller kasi hindi niya pinadala sa akin na halatang second hand lang, tapos may sira yung camera. So yun guys, yung 1.2MP sa front cam niya is parang mas malinaw pa sa 5MP ng Android camera. Totoo naman yun guys, kasi sa, kung tutuusin talaga guys, sobrang linaw talaga. hindi mo mapaghalata ang 1.2 megapixel lang siya. Siyempre alam naman natin, iOS siya, iPhone siya, so malinaw talaga yung kanyang camera. In display ng Apple iPhone 5S, sa taas niya meron siyang power off and on. Tapos dito sa gilid, meron siyang ano tawag dito? SIM card tray. So yan. Try natin siyang tusukin. So yan guys, ito yung kanyang SIM card tray. Nilagay ko na rin pala siya ng SIM card. Tapos dito sa kanyang baba, meron siyang 3.5mm jack, earphone jack, tapos lightning port, tapos meron siyang dual speakers, tapos may dalawa siyang maliit na tornilyo. Tapos sa gilid, meron siyang unlock, tapos volume plus, volume minus, tapos ang tawag dito, yung may guhit dito is ano daw yan, antenna. Tapos sa harap niya, meron siyang 1.2 megapixel na camera. Tapos ang tawag dito, para siyang sensored. Tapos meron siyang fingerprint. Ito yung kauna-unahang version ng fingerprint ng iPhone. Tapos sa likod niya, meron siyang 8 megapixels, tapos dual lightning flash, tapos Apple logo, tapos iPhone, tapos yung ano, designed by Apple in California, assembled in China. Tapos yan yung display niya guys. Sa pinagbilhan ko ng iPhone 5S sa Shopee, sabi ng seller na kinausap ko is wala daw included na tempered glass saka case. So umorder ako na lang sa Shopee ng another, gastos na naman. So tempered glass saka case. Tapos ito na nga, na-install ko na nga siya. Tapos yung ito yung kanyang case. Yan. Nabili ko nga tong case pala sa halagang 20 pesos sa Shopee. O di ba ang mura? Pero yun lang, ang kanyang shipping fee ay 40 pesos. Mas mahal pa yung shipping fee kaysa sa case. Pero overall, napakaganda naman. Thank you for watching my vlogs, Kevin S. Vlog. And thank you for watching talaga. I love you so much guys. Bye-bye.